Sir, ito na po yung flowers na pina-order niyo. Ay, thank you. Thank you. Oh, let's go, ma. Naghihintay okay. Na si Cassandra. Saan mo ba gusto? Ewan ko sa'yo. Ikaw yung nagsusurprise dyan. Basta. Malapit na. Malapit na, ha? Okay. We're here. Hmm? Ready ka na ba? Kaninang-kanina pa. Cassandra! 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 Han! Cassandra! Eric, let's go. Iho, it's been 10 years. You have to let go. Pakawalan mo na ang sarili mo. Matagal ko na natanggap mo na ano si Cassandra, ma. I'm okay. Well, siguro ang kailangan mo, makahanap ng babaeng mapapangasawa mo at nang may kasama ka na. Di ba lang talaga may iwasan minsan ng mami siya. Ito alam mo, makakapalit kay Sandra. Wala pa rin ako nakikilang nung katulad niya. I understand. Let's go. Baka naman totoo ang sinabi ni Father na hindi totoong may sumpa. Kawawa naman si Nacholeng. Hanggang ngayon, hinahabol pa rin sila ng nakaraan ng kasalanan. Naku, huwag kayong maawa sa kanila. Kampo ng mga demonyo yan. Lahat na lumalapit sa kanila, minamalas. Pero, ang sabi ni Father,
Huwag daw tayong maghusga. Sana hindi mabiktima ng salot si Father. Oo, sana. Maganda kasi ba na sa tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kumusta na po si Father? Mild stroke daw, sabi ng doktor. Pero may sakit naman talaga si Father. Umiinom nga siya ng gamot para sa kamintena sa kanyang high blood. Kumusta na po siya ngayon? Kukuha nga ako ng gamit niya. Pero hindi ko alam kung ilang araw siya makukumpain. Nakapagtataka nga, maayos naman ang kalagayan niya ni Father. Tapos bigla na lang nangyarang ganito. Totoo nga yung sumpa. Ngayon, pati si Father Manny, nadamay na. Lahat na lumalapit sa pamilyang yun, minamalas. Kaya nga, yan nga yung sinasabi ko dati pa. Tatina? Margaret, I'm so sorry about your son. Tinawagan ako ni Jimmy. Jimmy, bakit inabala mo pa siya? Ano ka ba? Wala yun. I know exactly how you feel. I almost lost my son to car accident. Federico! Lika. I want you to meet my son, Federico. Hello. Good evening. Bait, ano? Hinatid pa ako kasi wala akong driver. Bait nga. Wala na akong hihingin pa. Ako rin. Swerte din ako na naging anak ko si Dido. Halika, pumasok kayo. Ay, salamat, pero umuulan eh. Mayroon mag-drive pag umuulan. Oo nga eh. Actually, Margaret, I told my son na gusto ko sana mag-overnight dito if you don't mind. Kaya sabi ko sa kanya, sunduin na lang niya ako bukas pa uwi ng Tagaytay. Okay lang yun. Okay lang. Pero hindi ako nakaka-istorbo sa'yo, ha? Hindi, ano ka ba? Ako nga ang nanggugulo eh. Oh, ingat ha. Sige, sabi mo sa akin kung anong oras kita sunduin ha. Enjoy. Okay. Thank you. Federico. Alam mo, don't worry. Pwede kong ipagamit sa'yo yung driver ko para ihatid ka bukas. Talaga? Aalubin ko lang itong asawa mo. Yes. Nalaulungkot. Thank you very much. Halika, alalayan na kita. Thank you. Jimmy. Bahala na anak ko siyang tayo mapadpad. Ang importante, makaalis tayo agad dito. Di ba ikaw si Isabel? Di ba ikaw yung malas? Makaalis na nga dito, baka malasin pa tong bus. Uy, malas daw pare. Baba na tayo. Ma'am, pasensya na po. Mabuti na po yung nag-iingat. Di paling wala po kayong pasero, basta di lang po kayong mapahamak. Sige na po. Doon tayo mag-abangan sa sakyan. Udang-dahan kayo. Dumaraan dito. Saan ang punta nyo? Sumabay na kayo sa akin!
ko siya, anak. Nay, siya po yung mabait ng customer. Sabay na ho kayo. Mahihirapan ho kayo sa mga ibito dahil malakas ang ulan. Sigurado ba tayo dyan? Maka refuse dyan. Ah, sige ho, okay lang ho. Di bali na lang. Naku. Sige na ho. Ako nang bahal mag-itid sa inyo. Mahirap po talagang sumakay dito. Malakas ang ulan eh. Sige na ho. Salamat ha. Salamat. Kailan ho ba kayo? Saan ho ba ang punta nyo? Kayo po, saan po yung punta nyo? Ako po, punta akong Tagaytay. Kayo? Doon din kami. Sa Tagaytay? Saan doon? Sa may palengke. Ah. Anong gagawin niyo doon? May pwesto kami doon. Talaga? Buti na lang. Hindi ko na kailangan dumayo sa Santa Elena para makatikim ng masarap na buko pa eh. Siya nga pala. Ako si Eric. At nung besta kasi natin nakikita, hindi mo pa rin nababanggit sa akin yung pangalan mo. Isabel po, nanay ko po si Cholens. Lola ko rin po si Lola Amparo. Visiting my son. Mom, don't mention it. Ikaw naman. Paano nga huli na aksidente ang anak mo? Hindi naman mangyayari sa amin yun kung hindi dahil dun sa salot na sumisira sa buhay namin. Salot? Bettina, naniniwala ka ba sa malas? Malas? Sa negativity, naniniwala ako. Yung pagka-bad vibes. Pero sa malas, hindi. Siguro ang pinakamalas na sa akin yung kapag inabsorb ko yung negative vibes, pag hinayaan ko sila. Bettina, totoo ang malas. Kapag kumapit sa'yo ito, hindi na maaalis. Sana hindi mangyari sa'yo yun. Ano ka ba? Salamat. Wala naman. Sigurado ba kayo na okay lang kayo dito? Ayos na kami dito, Eric. Salamat, ha? Wala mo naman. Teka, sandali lang. Salamat. Kukunin ko na yung bag ko. Wala ko naman. Ingat ko kayo. Nay, dito po. Dito na lang mo tayo magpalipas ng gabi. Maghanap lang tayo ng pansapin. Ito. Anak,
bukas na tayo maghanap ng malilipatan, ha? Tiis muna tayo ngayong gabi, ha? Dito sa Tagaytay, dito tayo magsisimulang muli. Kakalimutan natin ang masasamang alaala ng Santa Elena. Pabilihan isa. Pare. Ito, isa. Di ba ikaw yung asawa ni Cholin? Baka mawaan kami ng malas. Di na kami magkasama ngayon. Hiwalay na kami ni Cholin simula nung pinagkalat nilang pinagtangkaan ko si Isabel. Sigilan niyo na nga yan. Saan naman itong namaan ng malas? Patagayan mo na lang, pre. Nandito ako. Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Ayos ka lang, anak.